so backlang. Yes. Backlang ng taon. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako ang birthday girl na si Tita Cora. Birthday sa'yo pagbibigyan ko. Birthday mo. Hindi ako kukontra. Hoy, bakit doon ang baba ko lagi? Baka pwede niyo naman akong iangat ng konti. Hindi, ikaw pa rin mag-a-adjust. Hindi ba, alin sabi naman ng Biblia, ang mga bumababa ay itinataas. Oh. Ang mga nagpapakababa, itinataas. Truth, hindi isinasabit ba? Sa post. Tama. Nako. Anyways, kung sabihin ng chika mo, aba, mukhang nagkabudulan ito. Ano nga, mare? Dahil may kinalaman kay Budol. Kay Harleen, Nako. Ano nga ba yan? Eto, mare, kasi itong si Harleen Budol, Eki siya kay Kuya Will. Ay! Hindi! Mo ulit-ulitin. Eto nga, mare. Di ba nagtungo nga ito, nagsadya sa himpilan na kung saan na nagpo-programa ang inyong idol Raffy Tulfo or Senator Raffy Tulfo. Hindi ako nasanay talaga na natawagin na siyang senator. Kasi di ba, sumbungan siya ng bayan. Idol pa rin talagang tatawag mo sa kanya. Mas ganun naman kay Robin Padilla, idol pa rin ang tawag kay Robin. Di ba? Ay! Ay, o, di ba? Hoy, ang OE mo doon. Tapos eto na nga, mare. Kasi naman, pipicturan mo kami na kalsara yung camera. Tapos, mare, hindi ko magmamadali. Bakit? Alas doon sa flight mo. Tinataltal ka na ni Lida Aquino. Hoy, mga bakla, bilisan nyo na may meeting. Eto na, mare. Diba? Nagtungo ito sa himpilan ng TV5 para magreklamo kay Idol Raffy Tulfo. At di umano, mare. Ay inonsihan at itinakbo ang pera niya, ang kanyang talent fee ng dati niyang manager na si Elizabeth Elise Estrada. Paano yun? Parang butik isang isa. Kutsero. Nakasakay ako sa kalesa. Bakit? Isa pa, sige. Kabayo! Parang kalabaw, tas kabayo. Ay, crossbreed! Eto na nga, mare, ang chika. Eh, noong 2002 pala, naghain itong si Harleen Budol. Ng ano, kanin? Itong October 2, 2022, ay naghain ng ano, ng kanin. Hoy! Ng sinigang! Nahipon. Reklamo. Oo, sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Itong si Hipon, dahil di umano ay itinakbo ang kanyang talent fee, mare na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Uy, ang laking bagay na yun para kay Harleen ng mga panahon na yun. Mare, sabi nga ng ng resident... Resident nakatira sa TV5? Legal advisor ng programa ni Idol Raffy na si Attorney Garrett Tungol, sinabi niya na maari naman daw magsampa si Harleen ng reklamo na qualified theft or estafa dito sa kanyang dating manager. Pero ang nakakalungkot nga nito, mare, nakilala pala niya itong si Elizabeth. Si Sabeth. Elizabeth, hindi siya yung tagaron sa likuran, si Ma'am Elizabeth. Hindi yan si Ma'am Beth. Siya dahil mabuti ang kalooban nun. Tama. Ito daw, mare, ay nakilala niya sa programa ni Kuya Will na Wawa Win. Oh. At nagbigay daw ito sa kanya ng kaliwat ka ng proyekto at endorsement. Ngunit na pangako. Mare, meron pa daw siyang endorsement pagkatapos ng photoshoot, hindi daw ibinigay nitong naturang babae na ito ang talent fee ni Harleen na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Nakakapagtaka naman, mare. Kailan pa yan ulit? Itong Wawa Win days pa, nung pandemic pa ito daw na nangyari. Mga medyo matagal-tagal na. Ngayon lang niya na-realize, hindi siya nabayaran. Baka, mare, na lot and friends na ang career. Hindi naman. Hindi. Hindi, kasi diba, parang kung iisipin mo rin, mare, diba, ang tagal ng panahon, pero ngayon ka lang gumagawa ng ingay. Yan din ang sabi sa akin ni Maggie. Oh. Kasi, mare, sabi niyang ganyan, hindi kaya bunsod ito ng parang pananahimik ng kanyang pangalan nitong mga nakaraang buwan. Diba, na gumagawa naman na siya ng ingay. Hindi natin alam, ha. Kaya kung lang, gimmick syempre, to. Let's give him the benefit of the doubt. Kasi kung 1,000,000 yung pinag-uusapan natin, mare. Malaki. Hindi mo paabuti ng 2022. Kasi nagsimula ang pandemia 2020. Mm-hmm. 2021. Ikaw, mamari, 250, sinisingil mo agad, diba? 50 nga. Si Jimbo nga lang, hindi makatulong Jimbo, diba? Sa 50.
Jimbo, alam mo na. Si Jimbo na. Ay, si Jimbo na kapag inutangan mo ng 100, hindi makakatulog. Bago siya umuwi ng alas 4, yan, sabihin niya, uy, yung 100, bigay mo no. Oh. Ganun bilog. Uy, yung ano mo. Uy, yung pinag-Gcash mo, diba? Oo, pero ito, Mare, ang usapan dito ay 1,000,000 piso. Oo, 1,000,000 pa ito, Mare. Kaya medyo sabi nga ng ilan na netizen na nanonood sa atin, na para bang teka sandali ah. Parang nakakapagpaisip, parang hiwaga na after 2 years, tsaka ma-realize yung 1,000,000 mo pala. Ay, naloko ko ng 1,000,000. So parang parte ito ng isang gimmick para paputukin ang pangalan niya. Diba? So ano to, pinapitok na hipon? Hindi, diba? Bago pa nakilala si Wilbert Tolentino, wala ka naman binabanggit kahit kaninong tao. At saka, Mari, dinudugasan na pala siya, sorry sa word ha, dinudugasan na pala siya ng pera nitong tao na to during pandemic. Oh. Bakit? Bakit hindi ka pa nagreklamo nung time na yun? Ba't hindi ka pa umalma? Para tuloy, doon napapaisip yung mga netizen lang, mga na, alam mo yung mga nagko-comment sa atin. Diba? Na para bang, ha? Talaga ba? Bakit ngayon? Diba? Bakit ngayon ka lang? Hindi ka magiging si Pops Fernandez. At si Martin Nievera. Hindi yun, side AU. Hindi pala. Martin ba? Freestyle. Ano iba yung kumanta? Hindi si Martin! Hindi nang sa'yo. Si Martin na may... Kita sa camera mo, gigigil sa'yo. Si Martin na may issue sa US. Ay! Hindi! Diba? Pero hindi nga naman. Pero kung sakali man totoo, at ayaw din ni Brian yan habang nasa labas si Brian. Sino? Brian Fernandez? Oo. Hi, diba? Brian. Hi, Brian. Ang napakagwapong partner ni Sheena. Yes. At tabayanan yung mga cover songs nila. Ang napakasarap na si Kuya Brian. Hindi ko siya magnanasaan. Pero naging type ko din siya. Talaga? Kasi yung mga yatis, yan yung mga daku. Yung mga may mga pagbigo-bigoting ganyan. Parang mapapakantang ako'y kinikilig. Pag nakita ka ko, ay kinikilig. Uy, tama na. Oh, nang aapi. Charot lang. Anyways, diba kung saan man naantong-tong reklamo niya. At Mare, bukas ang ano ang programa ng Bakitas kung gustong pabulaanan ni Hipon. O kung itong... gusto niya klaruhin, diba? Para dun sa mga, alam mo naman ang netizen ngayon, mapagkomento na, diba? Na after 2 years, nagka-amnesia ka, girl? Diba? Ano to, girl? Natanggal yung ulo ng ipon. Kung kailan naman dumami ang project mo at ang pera mo pinapasok ni Wilbert sa'yo, tsaka ka nagkaganit. Ito. Diba? Eh kasi nga daw, Mare, parang lumaki daw ang ulo. Yun nga daw, napapabalitan. Anyways, diba? Kung saan natong ito. Sana natulungan siya ni Kuya Will ngayon. Diba? Kaso, diba? Sana nasa programa siya doon. Si Tony may sarili ng ano. Condors me. Hindi, may sarili na siyang studio. Yung Tony Talks diba? Niya. Pak. O, diba? Yan ang sinasabi na wag tayong, alam mo, yung arty-arty sa paligid. Basta may trabaho, grab ng grab. Sana meron din siyang Herlin Kitchen ngayon. Ay! Magluluto siya ng butter shrimp! Na sinigang, na pinaputok na hipon. Parang pinaputok na hipon. Yeah. Ay, nako, tama na. Anyways, ayan na, malilate ka na sa iyong flight, girl. Yes. Alas usang flight na dito pa. Pinanawagan mo kami sa PAL. Oo. Huwag mo na kayo aalis. Punuin nyo na aeroplano. Anyways, magkarinigan mo muli tayo bukas. At syempre bukas wala si Tita Cora. Tayo magkakatsikahan bukas para sa isang edisyon ng Baklitas! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtungan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radio. Sabihin mo! Happy birthday to Happy birthday ulit, Tita Cora! Yay! Love you! Thank you! Thank you.